30 taon pagkatapos bumili ng isang bagay na nagkakahalaga ng 650 pesos na pagtanto ng isang babae na siya ay isang milyonaryo. Ang isang hindi gustong magpakilala na taga-London ay nasa kanyang lingguhang paglalakad sa Middle Hospital Flea Market, patingin-tingin sa iba't ibang mga istante na kanyang nadaraanan. Lahat ng bagay na nandito ay mukhang matanda at mga ginamit na. Siya ay mayroon lamang na ilang perang dala sa kanyang bulsa. Nais niyang makabili ng isang bagay na talagang may halaga at yung gusto niya. Habang nakatingin siya sa isang kwintas sa isa sa mga kinatatayuan niya, ay hindi niya maiwasang mapansin ang isang malaking singsing na kumikinang sa gilid ng kanyang mata. Lumingon siya sa singsing at sumagi sa kanyang isipan na marahil ang kapalaran ang nagdala sa kanya dito. Ang babae na nananatiling hindi nagpapakilala dahil na rin sa kanyang kahilingan ay nais makakuha ng isang bagay na maganda at maluho para sa kanyang sarili. Habang alam niya na ito ay mukhang isang bagay na hindi niya kayang bayaran, gusto niya ito sapagkat mas may kahulugan ito sa kanya kaysa sa ilang tumpak na basura lamang. Kinuha niya ang singsing at tiningnan ito ng ilang sandali. Habang sumasalamin ito sa kanya, napansin niya na tila may isang bagay na wala sa singsing. Gayunpaman, nadama niya ang hindi maipaliwanag na pag-akit nito sa kanya. Ang singsing ay nakaupo sa tumpok ng iba pang mga gamit na hindi kapanipaniwalang laki, pati ang kristal din nito. Ang buong piraso ay mukhang alahas mula sa isang diwata. At alam ng babae na kailangan niya ito. Isang piraso ng alahas na hindi lamang niya mahal sa buong puso, ngunit magsisilbing talisman upang ipaalala sa kanyang sarili na sa isang araw, kung siya ay magtatrabaho ng sapat, bibili siya ng isang tunay na brilyante. Hindi niya alam na ang lahat ay magbabago para sa kanyang buhay. Natapos niya ang kanyang paglilibot at pamimili at ginamit niya ang kanyang huling natitirang $13 o 650 pesos sa atin para sa isang hindi kapanipaniwalang piraso. Mula noon, isinuot niya ang singsing araw-araw at kahit saan. Lumipas ang mga taon at ang kanyang talisman ay nasa tabi pa rin niya. At bilang isang may mapagkumbabang katangian, ay hindi niya na kailangan ng iba pa, kaya itinago niya ang piraso na ito sa kanya. Ito ay gumawa sa kanya ng pakiramdam tulad ng isang prinsesa, kahit na 30 taon na ang nakalipas. Ngunit isang araw, isang kakaibang paglalakbay sa grocery store ang bumaliktad sa kanyang buhay. Sa isang magandang hapon sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho, huminto ang babae sa isang kalapit na tindahan ng grocery. Kinuha niya ang lahat ng mga bagay na kailangan niya at tumungo sa checkout line. Habang naghihintay, hindi niya maiwasang mapansin ang isang estranghero na naglalaro sa kanyang kamay. Inisip niya na ito ay napakakaiba ngunit hindi niya ito pinansin at patuloy na naghintay sa kanyang pagkakataon. Ang hindi niya alam na ang estranghero na isang misteryosong tao ay hindi siya pinakawalan sa paningin nito. Ang lalaki ay hindi tumigil sa pagtitig sa kanyang singsing at dito nagsimula na siyang makaramdam ng pagiging hindi komportable. Sa wakas ay pagkakataon niya na at mabilis niyang binayaran ang kanyang mga produkto at tumungo sa pintuan. Napansin pa rin niya ang titig ng lalaki na sumusunod sa kanya sa bawat galaw. Mabilis siyang naghinala na baka may masamang balak ito sa kanya. At iyon ay napansin niyang sumusunod pa rin sa kanya. Ano ang gusto ng lalaking ito? At paano niya ito malulusutan? Mabilis na lumakad ang babae patungo sa kanyang sasakyan. Alam niya na ang lalaki ay nakasunod pa rin sa kanya. Sinubukan niyang lituhin ito at maglaho sa kanyang paningin habang naglalakad sa karamihan, ngunit tila hindi siya mapigilan. Naisip niya kung ano ba talaga ang gusto nito mula sa kanya, o siya ba ay naging paranoid lang. Pagkatapos ang agwat sa pagitan niya at ng lalaki ay umiikli at nararamdaman niya na ito ay parang nasa likuran niya na. Siya ay umikot sa paligid upang harapin ito at pagkatapos ay may sinabi ang lalaki na tila bumulag sa kanya. Sinundan siya ng misteryosong lalaki dahil may isang bagay tungkol sa kanyang mga alahas na pumuno sa mga mata nito. At pagkatapos ay tinanong siya ng lalaki
na nag-iwan din ng isang malaking katanungan sa lahat. Makikita ang pagkagulat sa kanyang mga mata at hindi maikaila na hindi pa rin mawala-wala ang titig ng lalaki sa kanyang daliri. Mabilis siyang tinanong ng lalaki kung okay lang ba na bigyan siya ng mas malapitan na pagtingin sa kanyang singsing. Hindi niya nagustuhan ang paglapit ng lalaki at pinaghihinalaang isang scam. Masinop siyang pinalayo ito at nagmadaling umalis. Nang umalis na siya, narinig niya ang lalaki na sumigaw, "Hindi iyan sa iyo." Ngunit nais lamang niyang umuwi kaya hindi niya binigyan ng kahulugan ang kakaibang engkwentro sa kanyang pag-iisip. Hanggang sa kalaunan, ang babae ay palaging dala ang kanyang talisman sa kanyang tabi. Ngunit isang araw na siya ay nagmamadali ay nakalimutan niyang isuot ito. Ito ay naging isang ritual para sa kanya. Gumising at ilagay ang singsing sa kanyang daliri. Ngunit sa araw na iyon, nahilo siya. Magiging huli na siya sa trabaho at habang nagmamadali siyang magbihis at lumabas ng pinto, ang singsing ay wala sa kanyang daliri. Hindi niya iniisip ang tungkol dito. Ngunit habang siya ay tumayo sa subway at ang kanyang kamay ay humawak sa poste sa harap niya upang mapanatili ang kanyang balanse, isang takot ang bumalot sa kanyang katawan na inisip niyang inaatake siya ng pagkabalisa. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ngunit kahit anong gawin niya, kailangan niyang gawin ito ng mabilis. Ang singsing ay sobrang hindi kapanipaniwala na mahalaga sa kanya na siya ay bumaba sa susunod na paghinto at bumalik sa kanyang bahay. Hindi siya makapaniwala na naiwan niya ito sa bahay. Maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isipan matapos siyang maging paranoid tungkol sa lalaki sa grocery. Habang iniikot niya ang sulok ng kanyang bahay, natakot siya. Nakita niya ang isang mabilis na kotse na tila nagpark sa harap ng kanyang bahay. Naramdaman niya ang napakalaking presyon sa kanyang dibdib at agad na tumakbo sa harap ng pintuan. Iniisip niya na wala na ang kanyang anting-anting at ngayon na hindi niya malalaman ang totoong halaga nito. Gayunman, kailangan niyang suriin upang matiyak at kung ano ang nahanap niya na lalong nagpakulo sa kanyang dugo. Habang umaakyat siya sa hagdan ng paisa-isa, nagsimula siya sa kanyang silid tulugan. Ang una niyang naisip ay hanapin ang singsing kung saan palagi niya itong inilalagay. Wala. Wala ito. Alam niya na dapat na maging mas maingat siya. May isang bagay na kakaiba tungkol sa taong iyon at nararamdaman niya ito ng gusto. Nanlaki ang mata, humihingal at malupit niyang binaliktad ang kanyang silid tulugan. Hindi niya mahanap ang kanyang mahalagang singsing, ngunit pagkatapos ay may isang bagay na naglalaro sa kanyang memorya. Habang papasok siya sa banyo, nandun ang singsing. Nakatayo ang singsing sa tabi ng lababo sa lahat ng kaluwalhatian nito. Inilagay niya ito upang paalalahanan ang sarili na ibalik ito pagkatapos na magsipilyo ng kanyang ngipin. Ngunit nakalimutan niya ito. Hindi siya mabubuhay sa kanyang pagkabalisa. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Nahihirapan siyang magbayad ng kanyang mga bayarin at hindi iyon lihim. Ang naisip niya lang ay ang kakaibang tao na may kakaibang interes sa kanyang singsing. Parang naisip niya na ang kanyang crystal ring ay maaring may halaga. Sino ang nagmamay-ari nito? Napaisip siya, ang nakatagpo na lalaki ay sapat na para sa kanya na dalhin ang singsing sa Sotheby's, London. Marahil ay masasagot nila ang kanyang mga katanungan at mapawi ang kanyang pagkabalisa. Nagtataka siya. Matagal na. Kung ito ay kabilang sa isang sikat na tao, ang singsing ay luma, ang pilak ay nabura, at maraming dumi dito. Ngunit ano ang mga lihim na itinatago nito? Pagkalipas ng ilang araw ng pagkabalisa, malalaman niya sa wakas ang nagkukubling katotohanan. Ang suspense ay unti-unting pumapatay sa kanya at biglang isang kilabot na pakiramdam ang dumapo sa kanya. Paano kung bibigyan siya ng premyo bilang pagtago nito at hindi niya na ito makikita pa? Paano kung ang lahat ng ito ay isang scam na nilikha ng misteryosong tao na nagnanasa nito? Sinabi ni Sotheby na kailangan nilang suriin ito sa loob ng ilang araw upang magpatakbo ng ilang mga pagsubok sa bato. Pagkatapos kinumpirma ng Sotheby Jewelry sa London ang pagiging tunay ng bato. Ito ay ang kanyang singsing ay isang higanting 26-carat fusion na hugis puting brilyante mula noong 19th na siglo. Hindi makapaniwala ang babae sa sinabi ng taga Sotheby. Tiyak na nagkamali sila
paano siya nakasuot ng singsing na may ganong kalaking halaga sa lahat ng oras. Si Jessica Windham ng CTV Jewelry na pinuno ng Auction House Jewelry Department ay piniliwanag na ang singsing na iyon ay marahil pag-aari ng isang tao sa maharlikang pamilya noong 19th na siglo. At dahil ang pagputol sa diamante ay bahagyang mapurol at mas malalim kaysa sa panahon ngayon, maaari nitong linlangin ang mga tao at pag-isipin na hindi ito isang tunay na bato. Walang mag-iisip na ito ay may halaga. Sa pamamagitan ng isang lumang estilo ng pagupit, isang antigong hugis ng unan, ang ilaw ay hindi sumasalamin sa katulad nito mula sa isang modernong pagupit ng bato. Ang pagupit ay ginagawa upang pangalagaan ang mas maraming timbang sa halip na gawin itong masigla hanggat maaari. Ang antigong hugis at mas matandang estilo ay nagtago sa tunay na halaga nito sa lahat ng mga taon. Nagpatuloy din sila upang ipaliwanag kung bakit sila natagalan sa pag-authenticate at matukoy ang tunay na halaga nito. Kinumpirma nila na talagang brilyante ang meron sa singsing. Sinuri nila ito sa Gemological Institute of America at pagkatapos ay idinikta ang presyo. Sinabi ni Jessica Windham sa hindi nakikilalang babae na ang singsing ay maaring pumalo ng halagang $450,000 o katumbas ng 22 milyon pesos kung ito ay i-auction. Ang pinuno ng auction house ay patuloy na ipiniliwanag ang hiwa ng bato marahil ay nangangahulugan na hindi ito makinang. Kasama na ang lahat ng dumi, walang sinuman ang isipin na totoo ito. Ang singsing ay pinadala sa auction at naibenta sa halagang $847,000 o katumbas ng 42 milyon peso sa atin. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo kung may bago tayong video. Marami pong salamat sa panonood at narito ang ilan sa ating nakaraang video na kung hindi mo pa napanood, ay siguradong mag-e-enjoy ka. See you next time mga kaalam!